For today's video, isasama ko kayo sa Toronto Premium Outlet. Actually, wala to sa plano ko today but nagkataon na wala akong pasok and nagyaya yung cousin ko na si Ate Mimi. Napunta nga kami and mag-check ng winter boots. From our place, 2 buses lang naman yung sasakyan. It's just that matagal yung next bus na masasakyan ko. So, nag-decide ako na mag-Uber na lang kasi parang nasa around $15 lang naman from our place. Also, nagpe-prepare na rin talaga ako para sa mga winter stuff kasi parang ito yung best time na mamili ng mga gamit kasi naka-sale sila. Pagdating ng mga around October or November, ayun, medyo mahal na yung mga price ng mga pang-winter. I went to Square One the day before this day kasi nag-check din ako ng winter boots. It's just that mga around October pa daw sila maglalabas. So the next day, ito nga, nag-decide na ako mag-check sa other places like dito sa Toronto Premium Outlet to check if meron silang winter boots. So for those who will say na ba't hindi na lang ako sa online mag-check, sobrang alanganin kasi ng pa ako. Merong video sa vlog na to wherein binigyan na ako ng 41 to 43 pero hindi pa rin talaga nag-fit sa pa ako. Partida pang men's size na yun. Sobrang hirap siya for me kasi malapad and alanganin talaga yung size ng pa ako. So struggle is real talaga sa pagbili ng mga footwear. Medyo nashook din pala ako kasi sobrang laki pala nitong place na to. So kung pupunta kayo dito, make sure na comfortable yung footwear na susuotin nyo and comfortable clothes din. Kasi nung pumunta ko, ayan, kita nyo naman medyo mainit. Maraming good deal dito actually, like nasa 50 to 70% off and meron din silang mga clearance. But if you were to ask me, sa Dixie Outlet Mall pa rin talaga yung preferred place ko to buy and shop. So dito sa store na to, maraming sale, yung West 49. As you can see, may mga $5 sila. Bibili sana ako, it's just that alanganin yung size para sa partner ko. Gusto ko kasi matchy-matchy kami. Also, meron ding playground dito where you can bring your kids kung kasama nyo sila. So just an update sa paghahanap ko ng winter boots, pang ilang store ko na tong Softmac, hindi ko lang na video yung iba. Pero sadly, October na talaga sila maglalabas ng mga winter boots. So dito, ang daming magaganda na shoes, it's just that hindi kasi yun yung hanap ko. And ang purpose ko talaga today is winter boots. Not a fan of Crocs pero ang cute nito. Wedge type siya. Mahilig kasi ako sa mga wedge type. And yung next na ipapakita ko, which is itong white, yan yung gusto ko. Grabe, ang ganda niya. At this point, naglibot-libot muna ako while waiting for my ate para rin ma-maximize ko yung time ko. And para pagdating niya, at least may idea na kami kung saan kami pupunta. So I headed straight sa shoe section ng Columbia kasi I heard na maganda yung brand na to, lalo na sa pang winter. So I tried to check if meron ba silang mga winter boots and I was able to find one, which is itong suot ko. It's just that masikip siya kasi nga malapad yung paa ko. So hindi ko siya kinuha. Sayang lang kasi sobrang good deal nun, like $75 or $65, something like that. So para sa winter boots and para sa brand niya, sobrang good deal na siya. Next is pumunta ako dito sa katapat ng Columbia, which is yung Mountain Warehouse. So dito ako nakakita ng good deal na winter coat, like sobrang nakasale siya, $30 lang. And bibili sana ako for myself pero meron na kasi ako. Ang priority ko ngayon is yung kay Bianca kasi nga meron na akong ganito. So siya na lang yung binilan ko, nagsukat-sukat lang ako. Ito yung nabili ko para kay Bianca. So imagine, yung original price niya is $180 and nabili ko lang siya for only $30. Sobrang good deal talaga nito. At least kahit papaano may na-achieve ako today, which is yung winter coat nga ni Bianca.
So, I'm happy with my purchase kasi sulit talaga and worth it siya. Around 3 PM or 4 PM na nito and hindi pa ako nagbe-breakfast or lunch and nakita ko tong beaver tails na to. Nakita ko to sa IG story nung nasa Canada din na sikat sa TikTok. So I tried their brownie flavor. Hindi ko ma-explain yung texture pero para siyang bread na may chocolate, parang ganun. And I think dito lang sa Canada merong ganito. So if may extra naman kayo, must try din tong beaver tails. After 348 years, nakarating na rin yung ate ko. Since I have mentioned na naghahanap din si ate ng winter boots, pumunta kami dito sa Colombia so that she can try it out yung mga nakita ko kanina na winter boots like this one. Then after, pumunta kami sa Echo na store. O diba, naka Disney Princess pa ako na socks. Dito yung store na nag-try ako ng size 41 and 42. And medyo masikip pa rin siya. Tapos nung nag-ask ako ng 43, sadly wala na silang size na 43. So pag bibili kayo ng winter boots, make sure nyo din na may enough space. Kasi for sure, makakapal yung socks na gagamitin. So hindi siya pwedeng sakto lang or medyo masikip. Dapat yung may allowance din, lalo na pag magsasuot kayo ng makapal na socks sa winter. Also, you have to make sure na yung bibilin mong winter boots is comfortable ka. Kasi yun na yung magiging boots mo now and forever. Like matagal ka na bago ka bibili uli. So nag-A&W muna kami ni ate kasi pares kaming wala pang proper na kain. So tinreat nila ako ni Kuya Miko dito. Right after namin kumain, bumalik kami sa Colombia kasi undecided si ate kung anong boots yung bibilhin niya. Ma-share ko lang din na sobrang nakakatuwa dito kasi yung mga mannequins nila may plus size. For our next stop, pumasok kami dito sa Gap. Actually, wala naman talaga akong planong bilhin. Pero nakita ko tong mga hoodies na to na they are on sale. Like 50% off sila. So sabi ko kay ate, bili sila ni kuya ng pares na color. Tapos bibili ako ng pares na color namin ni Bianca. Para paglalabas kami, cute diba? Like matchy-matchy. Bibili dapat ako ng black kaso may nabili na ako na hoodie na matchy-matchy din kami na color black. So for a change, navy blue naman yung binili ko. So ayan si ate, pumipili kung anong color yung hoodie na bibili nila ni kuya. And kausap niya si Kuya Miko at this moment. Then from his work, dumating na nga si Kuya Miko dito kasi like 15 to 18 minutes drive lang from his workplace papunta dito. So ayan, nabili na nila yung matchy-matchy nila na hoodie din. For the second time today, nag-beaver tails ako ulit kasi nag-treat si Kuya Miko ng merienda.
Very happy naman ako kasi nagustuhan ko nga yung lasa ng beaver tail, so I wouldn't say no. And this time, ang tinry ko naman is yung hazelnut flavor nila, which is okay din naman. Hazelnut is way better rather than dun sa una kong tinry kanina, which is yung brownies. Kasi yung brownies parang sobrang tamis niya na. So ayan, let's eat! Then to end the day, binalikan lang ni ate and ni kuya yung winter boots sa Columbia. And then right after, hinatid na nila ko pa uwi. So basically, that's it for my Toronto Premium Outlet vlog. And isasama ko kayo sa mga kung ano-anong lugar pa na mapupuntahan ko dito sa Canada. Lalo pa pagdating ng partner ko na si Bianca. So yun lang. Thank you so much for watching.